Isabel POV. Kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan ni Sian, sana maayos ninyo pa rin ito, Isabel anak, saad ni Tito Verhel habang kami ay nasa hapagkainan. If you want, I'll call Kuya Sian para sunduin ka dito, saad naman ni Dana. Natigil ako sa aking pagnguya. Hindi ko alam kung tama ba ang magpakita na ako kay Sian. Ayaw kong masaktan kapag nakita ko ang mukha nito. Ayaw kong harap-harap ang ayawan. Ayaw kong ipamuka sa akin ito na madumi akong babae, katulad ng iniisip nito. Ayaw kong mangyari ang lahat ng iyon, dahil alam kong hindi ko makakayanan ang lahat ng sakit, kapag nangyari iyon. That's good idea, pagsang-ayon ni Tito Verhel. At kapag sinundo ka na ng anak ko, sana naman huwag ka nang aalis ng walang problem doon, anak, dugtong pa nito. Hindi ako kumibo dahil sa totoo lang litong-lito ako. Anyway, saan ka pala tumira? Sino ang taong nagmagandang loob na patirahin ka? Si Tito Verhel. Natigilan ako. Hanggat maaari ay hindi ko sasabihin kung saan at kanino ako tumuloy, dahil ayaw kong matuntun doon ni Sian. Napailing ako. Bakit ko naman naisip ang tutuntunan ako doon ni Sian, alam ko namang wala itong pakialam sa akin. Sigurado rin ako na hindi ito nagtangkang hanapin ako. At alam ko rin na nagdiwang ito ng sobra-sobra, dahil sa pag-alis ko. Sige po, what do you mean by that? Halos magkapanabay pang tanong ng mag-ama. Nakikita ko mula sa mga mata ng dalawa, ang labis na kasiyahan dahil sa sinabi ko. Uuwi na po ako ng Cavite, sa wakas ay napagdesisyonan ko. Thank you, masayang saad ni Tito Verhel, gayon din si Dana. Nagsuhestyon ang mag-ama na ihatid nila ako sa bahay namin ni Sian, pero tumanggi ako. Kahit paano ay gusto ko rin sipresahin si Sian, kahit na alam kong sukang-suka ito sa akin. Are you really sure, Isabel? Nag-aalalang tanong ni Tito Verhel. Opo, magkukumute na lang po ako. Kahit huwag niyo na akong ihatid, nakangiti kong tugon. Pero bago ako umalis, kinausap ko muna si Antefe. Hindi na ako nagulat nang sabihin nito na masama ang loob nito sa asawa ko. Alam ko kung gaano ako kamahal ni Antefe, at nasasaktan ito sa nagiging sitwasyon ko ngayon. Kung sinasaktan ka ng asawa mo, huwag kang mag-aatubiling lumapit sa akin. Iwanan mo ang lalaking iyon, kung wala namang mabuting na idudulot ang pagsasama ninyong dalawa. Tumungo lang ako at saka niyakap ito ng mahigpit. Ihinatid pa ako nito mula sa labas ng gate. Sumakay ako ng LRT patungong Baclaran, at nag-jeep naman ako para makarating sa Dasmariñas. Nilakad ko lang ang village kung saan naruroon ang bahay namin ni Sian. Napangiti ako nang makita ang isang kasambahay na tahimik na naglilinis ng sala. Gulat na gulat ito nang makita ako doon. Ma'am, kumusta po kayo? Ngumiti ako at naglakad patungo sa kinaroroonan nito. Okay lang po ako, sigurado po ba kayo sa pagbabalik ninyo? Hindi makapaniwalang tanong nito na ikinatawa ko naman. Siyempre po, saad ko, si Sian nga po pala. Napansin kong tila nataranta ang kasambahay, at kapansin-pansin ang panay nitong paglunok ng sariling laway. Napansin ko rin na bahagyang nanginginig ang kamay nitong may hawak na feather dust. At hindi ko alam pero parang bigla akong kinabahan. Okay lang po ba kayo? Opo, ano kasi, parang wala po si Sir dito. Hindi pa po nakauwi galing trabaho, tarantang paliwanag nito. Nakita ko po ang kotse niya sa parking lot, kunot noo kong tanong. Ha, pasensya na po, akala ko po wala si Sir. Hindi ko po kasi napansin na dumating siya, anito at kaagad na nagpaalam sa akin. Bago ko naisip ang umakyat sa kwarto namin ni Sian, naisipan ko munang magluto ng hapunan. Alam kong sa ganitong oras ay hindi pa naghahapunan si Sian. Pero natigilan ako nang maalalang maaaring nakapaghapunan na ito, lalo at galing ito sa kanyang sariling restaurant. Pero naisipan ko pa rin ipagpatuloy ang aking nais. Balak kong magluto ng sinigang na hipon para sa hapunan namin ni Sian. Alam kong lalaitin lamang ako nito, kapag nakita ako nito dito sa bahay, pero dapat ko pa rin ihanda ang aking sarili. Kailangan kong magbingi-bingihan, magpakabato alang-alang sa pagsasama namin. Halos araw-araw kong idinadalangan na sana magbago na ang pagtingin sa akin ni Sian. Kapag nangyari iyon, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Hindi ko pa man naihahanda ng maayos ang ibang mga sangkap ng lulutuin ko, ay nakaramdam ako ng muling pagkahilo.
Kaagad kong nabitiwan ang hawak kong kutsilyo, at mabilis na sinapo ang aking ulo. Kalaunan ay nawala din iyon, ngunit napalitan naman ng pagkaduwal nang may maamoy ako mula sa mga sangkap ng aking lulutuin. Mabilis akong tumakbo patungo sa lababo, ngunit wala namang lumabas kundi puro tubig lamang. Halos panawan na ako ng ulirat dahil sa matinding pagsusuka. Parang hinahalukay ang sikmura ko na hindi ko maintindihan. Simulat sa pool ay hindi ko pa nararanasan ang ganito kundi ngayon lang. Halos hindi na ako makahinga dahil sa pagsusuka na wala namang lumalabas kundi puro tubig. Ma'am, okay lang po ba kayo? Mula sa aking likuran ay tanong sa akin ng isang kasambahay. Hindi ako sumagot kundi sumenyas ako na kuhanan ako ng tubig. Mabuti na lang at mabilis itong nakakilos. Salamat po, saad ko nang sa wakas ay natapos na rin ang pagsusuka ko. Bakit po kayo nagsusuka? Ano po ba ang nakainyo? Nag-aalalang tanong nito. At saka bakit po kayo nagluluto? Hindi niyo po gawain ang magluto, dugtong nito. At saka, sabi ni Sir huwag na daw kaming magluto ng hapunan, dahil tapos na daw siyang maghapunan sa kanyang restaurant, giit nito. Lihim ko namang ikinadismaya ang aking narinig. Bigla akong nanamlay. Pasensya na po, gusto ko lang naman sana ipagluto ang aking asawa, pero naghapunan na pala siya, malungkot kong tugon. At saka, mabalik ko nga po, ano po ba ang nakain ninyo? Bakit kayo nagsusuka ng ganoon katindi? Tanong nito at matamang tumitig sa akin. Inisip ko kung ano ang pagkaing maaaring dahilan ng pagsusuka ko ngayon, pero tanda kong chicken curry lang naman yun mula sa bahay ni Tito Virgel kanina, pero halos hindi ko naman nakain yun lahat, dahil nga sa masamang kalagayan ko ngayon. Ayaw ko lang ipahalata kanina sa mag-ama ang dinaramdam ko, dahil ayaw kong mag-alala sila sa akin, lalo na si Ante Efe. Siguro bukas na bukas, magpapatingin na ako sa doktor, para malaman ang dahilan ng matindi kong pagsusuka. Wala naman po akong nakain, tugon ko. Sige po, aakyat na lang po ako sa kwarto namin ni Sian, kaagad kong palim dito, pagkatapos kong iligpit ang mga bagay na nagkalat sa ibabaw ng mesa. Ay ma'am, kaagad akong napahinto sa paghakbang, nang marinig ang pagtawag ng kasambahay sa akin. Bakit po? Halika po sa guest room. Doon na po muna kayo matulog. Napakunot ang noo ko dahil sa narinig. Nagtataka man, ay sumunod na lang ako dito. Marahil ay iniisip nitong baka harap-harapan na naman akong lady ni Sian, kapag matulog ako sa kwarto na kasama ito. Bago ako natulog, naisipan ko munang mag-shower, dahil ang init ng pakiramdam ko. Sinulyapan ko na muna ang wall clock. Alas 10 na pala ng gabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakaramdam ng antok. Ilang sandali lang ay naisipan kong magtungo sa silid ni Sian. Gusto kong makipag-usap, at ipaalam dito na hindi na ako muling aalis pa sa kabilaman ng lahat. Sian POV. It's already 10 in the evening, Rebecca. Inaantok kong saad. Kanina pa kasi ito kumakalabit sa akin, pero hindi ko lang ito pinapansin dahil ang sarap ng panaginip ko. I was dreaming with Isabel. Sa loob ng panaginip ko, nakikita ko ang mapangakit na mga ngiti ni Isabel. Laman din ng mga panaginip ko ang mga oras na magkasama kami noon sa Paris. Pero dahil sa istorbong si Rebecca mula sa aking tabi, naudlot ang lahat ng iyon. Let's have ano, nang aakit nitong bulong mula sa aking tainga. Please not now, okay. I am your boss, babe. Okay, if that's the case, wait for the next thing happen, nagbabantang saad nito. Hindi ko na maiwasang marindi sa mga sinasabi nito. Hindi ko nagugustuhan ang mga pagbabanta nito sa kanyang sarili. Okay, I said and sighed. I instantly grabbed her and gave her a kiss. Furthermore, I heard her sound and I'm not that numb if I will not carried away with those sound. Lalaki pa rin ako. At saka, kung hindi ko pagbibigyan ng kagustuhan nito, alam kong may bagay na magaganap na pagsisisihan ko. I will just go with the flow. Ang mahalaga, mahal ko pa rin si Isabel. Hirap man akong makaalpas sa sitwasyon ko ngayon, pero alam kong malalagpasan ko rin ito balang araw. Babe, all I heard is Rebecca's sound. Rebecca's whisper in too much pleasure while I'm beside her. She's like crazy while I'm making her more unbearable pleasure. Napuno ang silid na iyon ng mga ingay at mga sigaw ni Rebecca. Ngunit biglang naputol ang ginagawa at ipinapamalas ko sa dalaga,
nang biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto, at iniluwa doon ang babaeng hindi ko inaasahang makikita ko ngayon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Maging si Rebecca ay gulat na gulat. It was like my heart cuts into pieces when I saw her tears falling down. She witnessed everything. Nasaksihan niya ang bagay na alam kong mas lalong makakapaglayo ng loob nito sa akin. Wala akong maapuhap na sabihin. Ilang minuto itong nakatayo mula sa nakabukas na pinto, habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang luha. God knows how I wanted to approach her, but I do not know how or when to start. I'm sorry. Okay lang, anito habang paisa-isang pinapahid ang mga luha. Wala naman akong karapatan, hindi ba? Sa papel lang naman tayo mag-asawa, hindi ba? Hindi ba sabi mo noon, pwede ka pa rin makipagkita sa ex mo, at ganoon din ako. But let me explain first. There's nothing to be explained, Sian. Malaya kang gawin ang mga bagay na gusto mo, kahit kasal pa tayo. Marami akong gustong sabihin sa'yo, listen to me first. Nagsusumamo kong wika. Sian, hayaan mo na ang babaeng iyan, inis na wika naman ni Rebecca. Siya nga pala, naparito ako para sana ayusin ang gusot natin, pero mukhang hindi na natin maaayos, malungkot nitong wika. Bakit parang may nabanaag akong sakit mula sa magaganda nitong mga mata? Mahal niya na rin kaya ako. Kaya ba niya gustong ayusin ang problema namin, dahil mahal niya rin ako, at gusto niya rin bang mag-survive ang relasyon namin? Iyon ang mga katanungang gumugulo sa aking isipan. At Rebecca, maraming salamat, dahil pinupunan mo ang kakulangan ko kay Sian bilang aking asawa, anito. Sige, ituloy niyo na iyan. Pasensya na sa istorbo. Iyon lang at saka tumalikod, at nagmamadaling lumayo. Naiwan akong nakatulala, at tila ipinako sa aking kinaroroonan. This is your fault, Rebecca. Kapag kuan ay singhal ko sa katabi. Why me? Hindi ka ba masaya na malaya ka na? Kung ako ang tatanungin mo. Masayang masaya ako ngayon, ngiting tagumpay na saad nito, sabay yakap sa akin, ngunit mabilis kong iwinaksi ang mga braso nito. You can leave now. Umalangaw-ngaw ang boses ko sa loob ng aking kwarto. Nagmadali akong nagbihis. Hahabulin ko si Isabel. Alam kong hindi pa ito nakakalayo. Tigmok ang aking luha habang naglalakad palabas ng village. Paulit-ulit na lumilitaw sa isipan ko ang mga pangyayaring nasaksihan ko kanina. Pakiramdam ko na nanodye talaga ang tadhana. Sobra akong nasaktan kagabi dahil sa nakita ko, tapos ngayon naman na hindi ko inaasahang muli kong masasaksihan ang kalandian ng dalawa. Wala talagang pakialam sa akin si Sian. Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat na ba akong sumuko? Dapat ko na bang kalimutan sa puso at isipan ko si Sian? Pero paano? Paano ko gagawin ang bagay na iyon? Isabel. Napahinto ako sa aking paglalakad, nang marinig ang boses ni Sian mula sa aking likuran. Mabilis kong pinahid ang aking mga luha, bago ko hinarap ito. Please let's talk. Napalunok ako habang pinagmamasdan ang nagsusumamong mukha ni Sian. Please listen my explanations, dagdag nito. Pinilit kong kinumpos ang aking sarili, at magkunwaring hindi na ako apektado. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Sian. Wala iyon sa akin. Hindi ako apektado, pagsisinungaling ko. Todo ang pagpipigil ko na huwag maiyak sa harapan nito, dahil ayaw kong maging kaawa-awa sa harapan nito. But I saw you cry lately, I am sorry for that. Halos pabulong nitong wika. Wala nga iyon. Do you love me, Isabel? Nagulat ako dahil sa biglang pagtatanong nito. Kung sasabihin ko bang mahal ko ito, magbabago ba ang pagtingin nito sa akin? Kung sasabihin ko ba na oo, mahal ko ito, maniniwala ba ito? Pero hindi naman, di ba? Kaya mas mamatimisan ko na lamang ang huwag ipabatid ang tunay kong damdamin. Huwag mo na itanong ang alam mong imposibleng mangyari, mariin kong saad. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat nito, at ang biglang pananahimik nito. Sige, aalis na ako, balikan mo na si Rebecca, parang may bikig sa lalamunan na saad ko. Nakita ko ang dahan-dahan nitong pagtalikod sa akin, kaya mabilis akong tumakbo ng tumakbo, hanggang sa namalayan ko na lang na nasa labas na pala ako ng village. Umuwi ako sa bahay ni Aling Petra at Pia. Gulat na gulat ito nang bigla akong sumulpat doon, na tila pasan ang buong mundo. Hoy! Bakit ganyan ang mukha mo? Antag sa akin ni Pia.
Abala ang dalawa sa pagsasaayos ng mga pinamili sa palengke, para sa mga lulutuing ulam sa karinderya. Dahan-dahan akong umupo sa upo ang yari sa Nara. Ano ba ang dapat kong gawin? Naiiyak kong tanong. Napakunot ang noo, at nagkatinginan ang dalawa. Halos magkasabay pang umupo sa tabi ko ang mag-ina. Labis na kuryosidad ang bumabalot sa mukha ng dalawa. Bakit? Ano ba ang nangyari? Si Aling Petra. Oo nga. Nagulat muli ang dalawa, nang bigla akong humagulhol ng iyak, mabilis akong niyakap ni Pia, at si Aling Petra naman ay tarantang hinagod ang likod ko. Ano ba ang dapat kong gawin sa isang lalaking mahal na mahal ko, pero hindi naman ako mahal? Patuloy kong tanong na umiiyak. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Aling Petra. Akala ko ba, naka-move on ka na kay Sian? Mabilis akong umiling-iling. Hindi ko magawa. Bakit hindi ko magawa? Ang sakit-sakit na dito, umiiyak kong wika sabay turo sa kinaroroonan ng aking puso. Sapat naman sana sa akin, kahit hindi niya ako mahal basta magkasama lang kami, pero ang puso ko nasaktan dahil sa mga nasaksihan ko. Anong nasaksihan? Magkapanabay na tanong ng mag-ina. Matagal bago ako sumagot. Nakita ko siyang nakikipag-ano kay Rebecca. Ano? Loko talaga ang lalaking yun. Nang gagalaiting saad ni Pia. Ikaw pa rin ang makakatulong sa sarili mo, Isabel. Ikaw ang magdesisyon, mahinahong wika ni Aling Petra. Kung ako sayo, hiwalayan mo na talaga ng tuluyan ang lalaki na iyon. Huwag mag-alala, ipapakilala kita sa boss ko. Pia, saway ng ina nito. Bakit nay? Maraming magkakandarapa dito kay Isabel. Kung gwapo ang siya na iyon, sure naman ako na may mas gwapo pa sa lokong iyon. Mabait si boss at natitiyak kong mabibighani siya sa ganda mo. Kinabukasan, tinupad ko ang hiling ni Pia na sumama sa kabilang bayan para manood ng liga. Pumayag naman si Aling Petra kahit na maraming customer ngayon ang karinderya. May kahalili naman ako, pero ipinangako kong hindi ako magtatagal. Hindi ko alam pero bigla akong nahiya nang mapansin ko ang kakaibang mga titig sa akin, nang mga kalalakihan ng sa wakas ay nakapasok na kami sa loob ng covered court. Iniwan na muna ako ni Pia sa isang bakanteng upuan, dahil nilapitan nito ang nobyo, habang abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga katim. Pasimple kong inilibot ang paningin ko sa paligid, medyo marami-rami na rin ang mga taong naruroon. Pero hindi ko nagustuhan ang atmosfera sa loob, dahil bigla akong nahilo. Pasimple akong sumandal habang hinahagilap ng mga mata ko si Pia, para humingi sana ng saklolo, pero hindi ko na ito nakita. Diyos ko, bulong ko nang mapansin ang mas lalong pagtindi ng pagkahilo ko. Parang anumang sandali ay pwedeng umikot ang aking paligid. Isabel, mula sa aking tabi, ay narinig ko ang pamilyar na boses, ngunit hindi ko na nagawa ang lingunin ito, dahil nakapikit ako dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ng ulo ko. Isabel, bakit ka nandito? Okay ka lang. Iyon ang boses na huli kong narinig, bago ako nawala ng malay. Pagising ko, puting kisame ang sumalubong sa dalawang mga mata ko. Nasa ospital ako, bulong ko sa aking sarili. At saka bigla kong naalala ang mga nangyari kanina. Rigor, si Rigor ang alam kong tumulong sa akin kanina. Hindi ako maaaring magkamali, boses ni Rigor iyon. Isabel, agad akong napalingon sa tabi ng kinahihigaan ko. Saka ko pa napansin na nasa tabi ko lang pala si Rigor, habang nakatalungko doon, at mukhang nakatulog ang binata. Okay ka na ba? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito, hindi ako umimik. Bigla kong naalala si Sian. Sana ganito rin mag-alala sa akin ang asawa ko. Okay lang, mahina kong tugon, at pilit na bumangon mabuti at nandoon sa tabi ko si Rigor, nalalayan ako nitong makabangon. Medyo nahihilo pa rin ako. Pwede na ba tayong lumabas dito? Naiinip kong tanong kapag kuan. Hindi pa pwede. Kailangan pa nating ipaalam sa Auntie Femo ang nangyari sa'yo. Huwag. Mabilis kong saad. Huwag mong ipaalam. Hindi naman ito seryosong sakit. Nahilo lang talaga ako sa iba't ibang amoy doon sa covered court. Biglang natahimik si Rigor, at tumingin sa malayo bagay naman na ipinagtaka ko. Oo, wala kang sakit, Isabel. Pero kailangan mo pa rin magdoble ingat, anito nang hindi nakatingin sa akin. Bakit naman? Sa ngayon ay humarap ito sa akin, at hinawakan ang aking mga kamay. Hindi ko napinigilan ang ginagawa nito. Sabihin mo sa akin, sinasaktan ka ba ng asawa mo? Tanong nito at matamang tumitig sa akin.
Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Wala naman sigurong dahilan para magkwento pa ako dito. Sabihin mo, huwag kang matakot. Hindi, rigor. Napabuntong hininga ito, at halatang nakahinga ito ng maluwag dahil sa sinabi ko. Kung ganoon, kailangan mong tawagan siya ngayon din. Napakunot ang noo ko. Bakit? Matagal bago ito sumagot. Magiging ama na siya. Matabang na wika nito, bagay na ikinagulat ko. Parang hindi nag-sink in sa aking utak ang aking narinig. Ama, bakit? Naguguluhan kong tanong. Buntis ka Isabel, anito? Congrats, bagamat nakangiti, alam ko at nakikita ko mula sa mga mata ni Rigor ang sakit. Nagulat ito nang bigla akong umiyak. Bakit? Anong masama sa'yo? Umiling-iling ako at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Kaya ba palaging masama ang pakiramdam ko, sintomas na pala iyon ng isang nagbubuntis. Hindi siya magiging ama, at hindi siya kikilalaning ama ng magiging anak namin Rigor. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong nito. Teka sandali, nagsisinungaling ka ba sa akin na hindi ka sinasaktan ng asawa mo? Hindi ako sumagot, nagulat na lang ako, nang bigla na lang nitong sinipa ang upo ang nasa tabi ng kinahihigaan ko. Walang hiya talaga ang lalaki na iyon Isabel. Nakakuyom ang mga kamao nito, at nag-aapoy ang mga mata dahil sa galit. Kapag nakita ko yung asawa mo, susuntukan ko talaga siya. Rigor, saway ko dito. Sa bandang huli ay napilitan na rin akong magkwento tungkol sa amin ni Sian. Katulad ng inaasahan ko, mas lalo itong naging tigre, dahil sa galit kay Sian. Kung ako lang sana ang pinili mo, hindi mo mararanasan ang sobrang sakit. Rigor, putol ko sa sasabihin nito. Kahit anong sabihin nito, wala na akong atraksyon o espesyal na pagtingin dito. Kung dati ay patay na patay ako dito noon sa probinsya, ngayon ay muling bumalik ang friendship feelings ko dito. Kung ayaw niyang maging ama sa anak ninyo, handa akong suluhin kayong mag-ina Isabel. Hindi ako makapaniwalang bumaling dito. Rigor, patawarin mo sana ako, pero hanggang kaibigan na lang talaga, saad ko. Hindi ko rin hinihingi sa iyo ang pagiging ama ng anak ko, dahil ayaw kong manggamit ng ibang tao. Ayaw kong masaktan ka pang lalo. Wala akong pakialam, tanggapin mo na lang sana ako, hindi man bilang lalaki sa buhay mo, pero bilang tatay ng anak mo. Lumuhad ito at nagmakaawa sa akin. Dahil ayaw kong may makakita sa ginagawa nito, mabilis na lang din akong tumungo bagay na ikinasiya naman ng binata.